isang malapit na security guard na walang takot na hinarap ang limang holdapper na nanloob nga sa isang bangko at wala nga magawa yung limang kalalakihan sa pinakitang lakas at tapang ng isang gwardiya. Bilang katunayan, binigyan pa nga ito na reward ng dating PC presidente ng Pilipinas. Sino nga ba ang security guard na ito? Paano nagawang patumbahin yung limang kalalakihan na mag-isa lamang? Para lubusan nating malaman, huwag na nating patagalin pa. Ang pagiging isang security guard nga ay isang hindi madaling trabaho. Ito nga ay delikado at marahil mailagay mo ang sarili mo sa panganib. Maliban nga doon ay nakasalalay sa iyo ang kaligtasan at seguridad ng isang kumpanya. Dito nga ay kilalanin natin yung isang gwardiya na iniligtas niya yung isang bangko at tinumba pa yung limang dating mga pulis na mag-isa lamang. Siya nga ay si Jose Joseco. Itago muna natin ang kanyang identity para sa kanyang kaligtasan at ganoon rin ang kanyang pamilya. Si Jose Joseco nga ay lumaki sa probinsya ng Visayas at bata pa nga lang ito ay nagtatrabaho na sa isang asyenda upang makatulong sa kanyang mga magulang kapag siya ay walang pasok sa eskwela. Ayon nga kay Joseco, ay sawa na siya magtrabaho sa bukid dahil di niya nakikita ang pag-asenso kung magpapatuloy pa siya magtatrabaho sa bukid. At nagdesisyon nga si Joseco na lumuwas na Maynila para makipagsapalaran. At pagdating nga na Maynila ay agad itong namangha sa naglalakihang mga gusali. At napansin nga ng mga snatcher na si Joseco ay isang probinsyano. Kaya hindi na pinalampas ng mga snatcher, hinablot nila yung gamit ni Joseco at saka itinakbo. Dito nga ay nabigla si Jose at hinabol niya naman yung mga snatcher at naabutan niya sa isang maliit na iskinita. Subalit yung snatcher ay hindi pala nag-iisa, may mga kasama. Subalit dahil gusto nga makuha ni Jose ang kanyang mga gamit, ay naipagsuntukan ito. Subalit dahil nga marami ang mga kalaban niyang snatcher, ay nabugbog lang ito. Mabuti na lang may isang dumating na lalaki para tulungan si Joseco. Dahil na rin walang tutuluyan si Joseco sa Maynila, ay minabuti nila nang tumulong sa kanya, nakupkupin siya pansamantala. Si Matias nga na tumulong kay Joseco ay isa rin palang security guard sa isang bangko. At naisip nga ni Matias, bakit nga ba hindi niya ipasok sa kanyang agency? Dahil nga napagtapos naman si Joseco ng high school, dito nga'y kinausap ni Matias sa kanyang boss na tulungan yung kanyang kaibigan para may pasok bilang isang gwardiya. Sa kabutihan pala at pumayag naman ang boss ni Matias at sumailalim nga sa training si Joseco at nakapasa nga si Joseco at una siyang nadistino sa paggawaan ng bakal. At habang nagpapahinga nga si Jose ng mga panahon yun, nakapanood siya sa isang telebisyon na nilulooban yung isang bangko. Dito nga'y nilooban yung isang bangko at nasawi yung isang security guard. Habang sugutan naman ang kasama nito. Sa mga oras na yun ay lubusan na lungkot si Jose dahil isang security guard pala ay si Matias yung kanyang kaibigan. Halos hindi nga matanggap ni Jose ang pagkawala ni Matias dahil malaki nga ang utang na loob niya dito. Lungkot at galit nga ang nararamdaman ni Jose ng mga oras na yun. Gusto niya ipaghiganti yung pagkamatay ng kanyang kaibigan. Kaya naman pagkatapos malibing si Matias, yung kaibigan ni Joseco, ay nag-request siya sa kanilang agency na idistino siya doon sa may bangko. Dito nga ay nagulat ang kanilang boss sa sinabi ni Jose dahil alam naman ng lahat na delikado ang madistino sa isang bangko. Halos lahat nga ng gwardiya ay inaayawan oras na madistino sila sa isang bangko dahil alam nila yung dahil nga ng mga panahon yun, kaliwat kanan yung mga panluloob sa mga bangko at maraming gwardiya nga ang nasasawi. Ganun pa man walang pakialam si Jose kung anong peligro ang haharapin niya dahil isa lang ang gusto mangyari ni Jose, ang maaganti sa mga masamang loob na pumatay sa kanyang kaibigan. Dito nga'y nilagdaan ng kanilang boss ang isang kasunduan na inililipat na si Jose sa Bank of the Philippine Island o BPI Paranaque. Dito nga'y natupad na ang gusto ni Jose na mapunta sa bangko at mabigyan ng katarungan yung pagkamatay ng kaibigan niyang si Matias. Isang araw nga, isang grupo ng mga holdapper ang sakay ng isang van upang maghanap ng isang lulooban na bangko at pinamumunuan pa nga ito ng isang dating pulis na si Sergeant Enrico Hueca na nag-awol sa serbisyo kasama ang kanyang apat na kasamahan na dati rin di umanong mga pulis. Noong April nga 1993, ito yung araw na pinasok ng grupo ang isa sa tatlong bangko na kanilang target at ito nga yung bangko kung saan nakadistino si Jose. Ang Bank of the Philippine Islands or BPI Paranaque. Noong mga araw na ngayon ay dalawa lang sila nagbabantay. Si Jose ang nasa loob at yung isa ay nasa labas. Bago pa man sumalakay ang grupo ni Mueca ay nagpaalam muna si Jose na pupunta sa CR para umihi. At sakto naman ang pagpasok ng grupo ni Mueca sa loob ng bangko. Agad nga napansin ng grupo ni Mueca na isa lang nagbabantay sa bangko. Agad nilang nilusob at pinutukan nga isang gwardiya. Ngunit ligid nga sa kalaman ng mga holdapper ay mayroon pa palang isang gwardiya na nasa loob ng CR na si Jose nga. At tuloy na nga nilooban ng mga holdapper ang loob ng bangko.
kiniladgad nga ng grupo ni Weka yung manager para buksan yung mga bolt at ilagay yung mga pera sa bag. Ngunit ang hindi nila alam ay naghahanda na pala Jose sa CR. Dito nga'y naalala ni Jose si Matias. Kaya naman yung mga pagkakataon na yun, naisip ni Jose na maaganti na siya sa pumatay sa kanyang kaibigan. Dito nga'y ginamit ni Jose ang kanyang diskarte. Umakit siya sa kesame ng bangko at dumaan sa bubong para makalabas. Dumaan nga siya sa likod ng bangko para hindi mapansin ng mga masamang loob. At pagkatapos noon, dahan-dahan lumapit si Jose sa harapan ng bangko. At dito nga niya nakita yung sasakyan ng grupo. Nakita nga ni Jose isang kasama niya nakahandusay sa bangko. Nakatayo naman sa pintuan ng isang lookout ng grupo. Dito nga'y walang pag-aalinlangan na pinutukan ni Jose ang isang lookout. Agad naman bumulagta ang lookout ng mga panahon yun. Agad naman narinig ng grupo yung putok. Kaya inutusan ng leader na tignan kung ano ang nangyayari sa labas. At nung lumabas nga isa para tignan kung ano nangyayari sa labas, eh agad naman itong pinutukan ni Jose. Ayun, bulagta. Dito nga'y naalarma na ang tatlo sa loob. Agad naman lumabas yung dalawa kahit di pa nila nakukuha lahat ng pera. Paglabas nga ng dalawa, eh agad ito nakipagputukan kay Jose. At dito, yung isa ay nakapagtago pa sa sasakyan. Habang isa sa dalawang lumabas ay bumulagta na rin. Dahil nga nakatago isa sa mga sasakyan, ay nahirapan si Jose ang patamaan ito. At doon nga naisipan ni Jose na umakyat sa bubong ng bangko. Sa pagkakataon yun, nakita niya na yung nagtatagong holdapper. Noon nakakuha na nga na pagkakataon si Jose para putukan itong holdapper, ay hindi na siya nag-alinlangan. Pinutukan niya na nga, ayun, bulagta. Pagkatapos nga mapatumba ni Jose yung apat na kalalakihan, inakala niyang okay na ang lahat. Buwaba si Jose at pumasok sa loob ng bangko para humingi ng tulong sa mga empleyado ng bangko. Para dalhin sa ospital yung kasama niyang gwardiya na tinamaan ng bala. Ngunit ang hindi niya alam ay natira pa pala sa loob isang leader ng grupo. Si Sergeant Enrico Wika. Dito nga'y nagkatutukan yung dalawa. Dito nga'y inunahan ni Wika kalabitin ang gatilyo ngunit ito'y hindi pumutok. Agad naman kinalabit ni Jose ang gatilyo at tinamaan nga sa ulo si Joseca. Agad naman itong bumulagta. Todas nga kay Joseco ang limang dating mga pulis. Dahil nga dito, naging instant celebrity si Jose. Sumikat ang kanyang pangalan, maging nga sa mga pahayagan, si Joseco nga ang mga laman ng balita. Kung kaya naman pinarangalan ito ng dating vice presidente ng Pilipinas na si Joseph Ejercito Estrada. Dahil nga sa tapang at determinasyon ni Jose, pinatumba niya ang limang dating mga pulis at naipaghiganti pa niya ang matalik niyang kaibigan na si Matias. Yung pagkakatumba niya sa limang grupo na dating mga pulis ay ginawan pa ito ng pelikula. Ikaw, anong masasabi mo sa tapang ni Jose at determinasyon? Mag-comment lang sa baba. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayong araw, huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para lagi kayo updated sa ating mga bagong upcoming videos. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kabayan. I love you all!